Price for its overnight stay is 149,000 pesos. Anything na nasa a la carte is available, pero hindi siya available kung a la carte. Find it very relaxing yung room. Wala kang mabibilhan ng anything besides the restaurant. So wala ka talagang choice kung nagutom ka. Hi guys! Welcome to our channel, Eat, Pray, Love, and Travel. And today, we are going to give you a look at what's inside Las Casas Filipinas de Acuzar and some honest review during our stay last month. Let's go! 3, 2, 1, let's go! Las Casas Filipinas de Acuzar is located in Bagac, Bataan. It's a 4-hour drive from Manila coming from Enlextol Plaza. You've arrived. Destination is on your left. Kapitan Tiago. Hi, Kuya. May reservation kayo, ma? Yeah, for hotel. Check-in mo muna? Oo. Parking is located outside of Las Casas. So you have to walk from here hanggang dire-diretso dito sa area na to, which is the reception. But you have the option naman to drop off your things or yung mga kasama ninyo. Pero if you're gonna walk coming from the parking, sobrang layo lang talaga niya and sobrang haba. So upstairs is the check-in area or reception area since we're going to stay here overnight, but there's an option actually for day tour. So let's hear Ate's orientation. Dali, we're here kasi yung Manila po ngayon. Shuttle po ikot lang papasok. Dito ma'am, beach na siya. Sa beach po natin, hanggang 6 PM lang alam ni Simi. Then yung room niya po, dito lang siya malolocate. Beachfront po. Diretso may balcony. Balcony, check po muna siya. Facing ba ng beach? Ano siya, yung building po facing ng beach. Yung iba kasing rooms po, mayroong facing ng beach. Meron din dito sa... Baka pwedeng pare. Yeah, oo. Facing ng beach. Note ko na lang po. Sige. Diretso pa po, Hotel de Oriente. Dito po yung breakfast niyo for tomorrow, 7 to 10 PM. After ng may bridge, pagliko po Casa Lubao. All activities po, pag mag-a-avail, punta lang kay Casa Lubao. Open sila ng 8 to 5 p.m. ma'am. Then sa pool po natin. Is it including the day tour na rin? Yung ano ma'am, yung sa booking niyo po, kasama na yung walking tour. Okay. Opo. Yung tour natin, dito po siya mag-start. Bali, pili lang kayo na schedule po dun sa QR. Tapos punta lang kayo Casa Lubao po. Okay. Ay, Casa Binyan, sorry. Okay. Tapos sa pool po, hanggang 8 PM available siya to swim ma'am. Ano difference ng day tour sa ka-walking tour? Bali, yung day tour kasi namin package po siya. May kasama po walking tour, sa ride, bus ride, set lunch po. Yun yung hindi overnight stay na. Okay. Magkano naman siya kung halimbawa mag-a-avail kami ng balsa and then yung kalesa ride? Opo, ang lahat ng rates nasa QR na po. Yung kalesa po is 75 each po. Yes po. Yung tapos balsa? Yung balsa 600. Sorry, yung walking tour anytime? Ang pinaka, next tour po natin is 10:30. Every hour po siya, wala lang po is 12:30. Tapos hanggang 4:30 yung pinakalas. Okay. Yung balsa, gano'ng katagal? Bali, 30 to 45 minutes. Yung ba yung parang sa river? O iba yes, kayo? Yes, yun po. Ayun yun. Okay. Bali, pwede na kayong mag-activities. You can go around the resort na rin po. Not available pa lang yung room. Tatawagan na lang namin. Paano kaya yung mga bag? Saan namin tayo? May luggage area sa ground floor. Meron. Bili lang kayo ng shuttle po. Okay, salamat. So, since hindi pa namin check-in time, we are going to take the walking tour. Kaya while waiting for the service, which is actually yung jeep nila, nag-ikot-ikot muna kami dito sa malapit sa reception area. The only disadvantage here is yung jeep nila is sa palagi ko dalawa lang. Sinabi nila sa amin during that day na dalawa lang available, pero actually in effect isa lang kasi yung isa ginamit for parang prenup shoot. Kaya parang naka-private siya. So, sobrang hirap on our part kasi you have to wait ng matagal
para dumating yung sasakyan. And finally, we are here to attend the walking tour. Ating Casa Binondo 2 from Binondo, Manila. Isa po yan sa ating mga bahay paupahan dito na meron namang tatlong kwarto. At yung kinagigiliwan po ng mga bisita dyan po sa bahay po na yan ay yung kanyang covered azotea. Balkonan. Play namin dati sa school. Talaga? Po itong logo ng University of the Philippines. Yan po. Kasi taong 1908 to 1926, ito pong bahay na ito ay nagsilbing kauna-unahang building ng University of the Philippines, School of Fine Arts, na kung saan magpinta tulad din na Fernando Amorsolo at Carlos Botong Francisco. Okay, at taong 1927 naman po, nang mailipat na yung School of Fine Arts ng UP sa may Padre Paula Street, Manila, ito pong bahay na ito, naiwan po siyang abandonado. Kaya magandang umaga po, Ginoo. Nila to see is to believe, kaya ipapakita ko po sa inyo. Ayan, sir, malapit po tayo dito kasi hindi po siya tanaw dyan sa malayo, ano? Butas siya, atas siya. Ayan, yan, tingin po kayo sa may itas. Ayan po, sa may wood plank, may mapapansin kayong small square. Malapit po sa may concrete part. Nakikita niyo po ba? Ayan po yung brown square po na yun sa tapat ko. Ayan. Kaya kung hindi niyo po siya makita, diretsuhin niyo po itong pintuan. Then pagdating po sa may wood plank, mapapansin niyo yung small square po na yan. At yung small square po na yan, cover pa lang po yan. Okay? At kapag inalis nga po yung kayo, isa lamang po siyang butas or peephole na ginagamit po ng may-ari upang makita yung bisita na kumakatok dito po sa harapan ng kanya. Okay? At mula daw po sa butas na yan, malinaw na malinaw niya daw talaga nakikita kung sino yung bisita. Kaya HD po talaga siya. Okay? Real life pa. At kapag yung bisita nga daw po ay may pahintulot ng may-ari na pumasok, ang kanya lamang gagawin, siya ay may hihilahin na lubid mula po dyan sa ikalawang palapag ng bahay na konektado naman dito sa may pintuan sa ibaba at yung pinto bubukas na. So automatic na rin po yung pintuan nila. Pero kapag yung bisita naman ay ayaw papasukin ng may-ari, ang kanya pong ginagawa mula po sa butas na yan, binubuhusan niya po ito ng tubig. At kapag ayaw pa rin daw talaga umalis ng bisita, ang kanya pong ibinubuhos ay ihi. So muli, yan po yung old version ng CCTV dito sa ating bansa na tinatawag po namin dito sa resort na CC-silip. Kasi sisilip lamang po tayo, okay? At ngayon, papasok po tayo. Akin din po tayo sa ikalawang palapag. Ipapasubok po sa inyo ang ating old CCTV to check if it's really HD, okay? Dito po tayo. Ang palapag ng bahay. Magpaalis pa rin po tayo ng ating sakin sa paa. Pero doon lang po sa kahoy na parte ng hagdan, okay? Sige po, dito po tayo. Ingat lang po sa pagkakiyat. So yung mga diskanso nga po pa lang yan, ginagamit po sila ang pansamantalang pahingahan ng mga kababaihan nung araw. Kasi nung araw po, sa sobrang bigat ng kanilang kasuotan, tatlong hakbang pa lamang daw po sa sakdan, pagod na po sila. Huminto po sila, nagpapahinga sila sa mga diskanso bago po sila tumuloy sa ilumang talagang bahay. Sabi ko, ito sa ilumang talagang bahay, meron po tayong Arctic Civic po dito, no, na tinatawag Yapo Constellation. Yung mga pinasabalibos po niyan, nire-represent po niyan yung mga deboto ng itim na poong Nazareno at yung mga tao na nagpupunta at nagsisimba din po sa ating Yapo Church. At ito pong Arctic Civic nga po pa lang ito ay gawa ng Bellas Artes. Bellas Artes, isa po siyang non-profitable art foundation na pinamumunuan ni Miss Jam Acuzar, anak po ng may-ari ng resort na ito. Okay? Ito po yung ating CCC. Ating people, ginagamit ng may-ari ng bahay para po makita yung bisita na kumakatok po sa may harapan ng pintuan. Oo nga, no? Totoo pala yung sinabi mo. Yes. From here po, malinaw na malinaw nyo daw talaga makikita yung bisita. Akala kaya HD po yan. At light na light po yan. Sige po yung alis. Ilamin po yung nilalaw. Ito din ang plancha. Sinuunang plancha po natin na tinatawag pong prinsade paha. So, at ganito po ito gamitin. Yung teleport damit, binabalot po dito paikot. Tapos ipapatong po ito dito. At ito po isa dito. Isang paa po dito. Isang paa po sa may kapila. Tapos ganyan po.
Tanging bigat at friction lamang po yung nag-uunat sa damit. At ito nga din daw po yung nagsisilbing ehersisyo ng mga kababaihan nung araw. Kasi nung araw po, bago sila makatapos mag-plancha ng isang damit, inaabot po sila ng 3 hanggang 4 na oras. Mamaya talaga si sexy po sila dito, ano? At sa mga naghahanap po ng ganitong uri ng plancha, available po ito sa Shopee at Lazada. So right after the walking tour, we've decided to take lunch first and then head on to our check-in. So we ate here sa kusina ni Nanay Maria. Okay. And we ordered several food pero parang hindi yata available. Parang nakalagay dun sa a la carte. Parang mas priority nila yung nasa set siya. Na-notice lang namin like merong kare-kare or anything na nasa a la carte is available. Pero hindi siya available kung a la carte. So, yan yung kare-kare and all. So, kaya napilitan kami na umorder nung sinabi lang nila na lechon kawali. Kaya ayan, we ordered lechon kawali and chop suey. Other than that, hindi mo pwede orderin. But then, yung katabing lamesa namin, since group sila, so meron silang kare-kare and any other, pati mga sinigang and all, which we find it so parang annoying. Meron din kami mga nakausap na naka-check in same sentiment as ours na hindi nila na-order kung ano yung gusto nilang kainin kasi nga hindi sila group, like dalawa lang sila, parang couple, parang ganun. So mas priority nilang i-serve yung mga pagkain sa mga group orders. So which is very unusual. So right now we are on our way to our room. And we are at the second floor, located at second floor. Before you go to your room, babalik ka ulit sa reception to get your luggages and all. Ang tagal na naman ang pag-aantay sa jeep. I just find it so, time-consuming. And at the same time, sobrang init kasi sa buong area na talagang ang sakit-sakit sa ulo na sobrang walang hangin dito sa buong area na to. So, this is our room. We booked this room through Agoda at 7,100 pesos overnight stay for 2. Kasi, hindi na namin sinama yung kids. Kasi kapag overnight for 4, it's 15,000, which is actually, we find it so overpriced. Actually, yung 7,000, sobrang overpriced na rin niya. Kasi syempre, yung mga hotel nag-range lang ng around 4,000 to 5,000. So, this comes with a buffet breakfast for 2. Okay naman siya, kaya lang we find it so suffocating. Though merong balcony area, but then syempre hindi mo naman pwedeng buksan yan sa gabi. So, nagtataka lang kami na walang bintana and all. So, sa sobrang init sa labas, tapos ang dilim nung room, kasi parang mga yellow lights lang yung available nila. Wala lang, parang we don't find it very relaxing yung room. That's our own opinion actually. Las Casas has a beach. Okay naman yung beach nila na fine sand naman and may mga nagsiswimming din naman. We just didn't enjoy talaga our stay here that much kasi nga parang sobrang init. It's the first week of May, probably because of summer, pero kaya lang sobra talaga yung init niya. Na talagang parang uncomfortable yung feeling. You don't find it so relaxing. You find it so uncomfy. I don't know. I can say you know that I love you. I can say go away you from my inside. I can say you know. So we are here sa souvenir shop nila and they have a lot of Filipino native na mga souvenir items. By the way, I forgot to mention that this resort doesn't have any convenience store or kahit na anong bilihan ng food. That's actually one of the disadvantages when staying here kasi wala kang mabibilhan ng anything besides the restaurant. So mga dito yan, pinagtsagaan namin actually yung mga chips dito, yung mga banana chips nila just to satisfy our hunger. Kasi nga, yung restaurant din nila during this time na
check-in kami or we stayed is sarado. Mag-o-open pa raw at 6 PM or during dinner. So parang may closing and opening time lang. So wala ka talagang choice kung nagutom ka, bahala ka sa buhay mo. The place is really very nostalgic, but just by looking at it, as if you are going back to the old times na tahimik, simple lang ang buhay, and ayan, puro ilaw, and parang maayos lang maglakad at night, na walang fear or anything. It's just so peace and calm and quiet. So, maganda siya lalo na kapag ka sa gabi. Isa sa mga restaurants nila is this La Bella Teodora, which is an Italian restaurant. It opens ata at night lang. I'm not particular about it. Pero ito yung pangalawa sa restaurant lang nila. The first one is the Cucina ni Nanay Maria. So, dalawa lang ang option nyo dito. This one is a fine dining restaurant, para at least you'd be aware. Medyo pricey yung mga pagkain, pero masarap actually. And authentic Italian dishes. Good morning, and we are on our way to the breakfast area. So, inagahan namin para makapaglakad-lakad kami kasi yesterday, hindi kami lumabas after namin ma-check-in because sobrang init, and lumabas lang kami ng around 6 PM before the cultural dance show, and then we had dinner, and then we went back na rin sa room to stay kasi kahit gabi mainit talaga, I guess because it's summer. But anyways, right now, mag-iikot-ikot muna kami kasi medyo wala pang araw. Maaga pa. And after which, we are going to take a breakfast buffet doon sa Binondo Hall. And after that, siguro lalakad lang ng konti. And then, we're going to prepare to check out na rin in a few because we really wanna go back to Manila na. Thank you.
So it's now time for our breakfast buffet here at Binondo Hall. So let's check out kung ano yung mga available na food for breakfast. So for our review at Las Casas Filipinas de Acuzar here in Bagak, Bataan. For the location, madali lang naman siyang puntahan since it's wayzable, so no problem at all. For the price of their room for an overnight stay at 7,000 for 2 packs and then 15,000 for 4, it's medyo pricey for its amenities. And actually, yung room namin wala ring heater. Shower heater and dun sa faucet wala rin. So, at saka madilim din actually yung room. And it's not really that high-end yung mga gamit. Though, we understand naman that we are promoting the Filipino culture. But still, for its price, medyo pricey siya. The food here, very limited nga lang. Dalawang restaurants lang ang available. And medyo mahal yung mga pagkain. Tapos, yung restaurants are not really open the whole time. So, aantayin mo pa siya either lunch or dinner lang siya bukas. So, it's really advisable na magkaroon ng convenience store dito for people who want to eat and buy something, yung mga necessities nila and all. Because people are not aware that they can bring food here since wala ngang pagkain masyado. Okay, since sobrang init dito sa area na to, and it's parang tour na may day tour and walking tour. So, syempre, lakad-lakad and all, very exposed ka sa sun. I might as well, we suggest na dapat meron silang mga mist sa mga areas or mga electric fan para at least may hangin kapag ka wala talagang available na air, fresh air. So, at the same time, sana rin may mga allotted sila na mga water dispenser kasi syempre, dahil mainit nga yung lugar, para kahit paano, or water fountain, for people who want to drink, merong accessible na bilihan ng inumin. Kasi nga sobrang hirap nga talaga dahil walang convenience store dito sa loob. In terms of experience, this is a really very good experience. Kung isang beses ka lang pupunta, pero hindi siya parang advisable na parang babalik-balikan mo for relaxation or whatsoever. In terms of checking out our cultural heritage or para malaman mo yung history ng ating bansa,
maganda siyang puntahan, pero just for a one-time visit lang, hindi siya okay na balikan. By the way, the house that we are showing you right now, the price for its overnight stay is 149,000 pesos. So, planuhin nyo na mabuti kung anong gagawin nyo dyan for the overnight stay. Malamang hindi na kayo lumabas para ma-maximize nyo yung stay ninyo dito. And it's a wrap for our Las Casas Filipinas de Acuzar review. And we would like to inform everyone that the review is based on our personal point of view only.